Sabi nga niya sa akin, lagi ko rin siyang ginagaya. Nung nag-artista daw siya, nag-artista din ako. Nung nag-mayor siya na San Juan, nag-mayor ako. Nag-senator siya, nag-senator din ako. Nung nakulong siya, nakulong din ako. Pero pa, nung natalo siya, natalo rin ako. Pero sisiguraduhin natin ngayon, lahat po kami dito sa ilalim ng unity, mananalo po kami. Vice Mayor Winnie Castello, at inyong magiging punong lungsod ng lungsod ng Quezon, Mayor Mike Defensor, ang aking matalik na kaibigan, tatakbong kongresista sa Distrito 6 ng Lungsod Quezon, walang iba kundi si Congressman Bingbong Crisologo, ang aking inaanak na tumatakbong kongresista sa unang distrito ng Lungsod Quezon, walang iba kundi si Congressman Onyx Crisologo. Hindi naman si Onyx. Panalo na yan. Sa inyo lahat, sa ating mga tumatakbong konsehale sa Lungsod ng Quezon, sa inyo lahat, magandang hapon po. Una-una ako po ay nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin dito sa Lungsod Quezon, at palagay ko tapos na yung eleksyon. Meron na tayong bagong pangulo at bagong pangalawang pangulo sa ngalan ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte. At ako naman po ay nasisihan din po sapagkat ako ay napabilang bilang kandidato para senador sa ilalim ng tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, madalas po ko sumama sa caravan nila ng tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Halos lahat ng mga lalawigan namin napuntahan. Inaharang po ang motorcade nila Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte dahil sa init ng pagtanggap po sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Kaya kung napapansin ninyo, yung latest survey na lang, 60% na ang boboto kay Bongbong Marcos. At 50% ng voting population ng ating bansa ay boboto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga kaibigan, mga kasama, kung napapansin ninyo, ang yung lingkod ay nanilbihan na bilang inyong senador sa loob ng 12 taon. At ayoko na sanang sabihin kung ano yung mga nagawa ko, pero sasabihin ko na rin. Sa loob ng 12 taon, na aking panilbihan bilang inyong senador ay hindi naman pagbubuhat ng sarili kong bangko, ay tayo po'y nabansagan na isa sa pinakamasipag at pinakaprolific na senador, pangalawa kay Senador Miriam Defensor Santiago. Kahit kailan po hindi po tayo nag-absent sa Senado, kahit kailan po hindi po ako na-late sa Senado, araw-araw po tayo pumapasok sa Senado dahil ayoko pong mapulaan, ayoko pong masayang ang boto po ninyo para sa akin. At doon sa mga batas na aking inakda, mga 600, karamihan po doon ay naisa batas na, katulad ng batas kasambahay kung saan ay umgit kumulan at 3 milyon kasambahay ang nakikinabang doon sa naturang batas. At yung Special Program of Employment for Students, lahat po yan ay pinakikinabangan po ng ating mga kabataan, lalong-lalo na po ang mga out-of-school youth. At kung napapansin po ninyo, lahat ng aking mga inaktang panukalang batas ay pinakikinabangan ng masang Pilipino. Sapagkat malaki po ang utang na loob namin sa masang Pilipino,
kung wala po kayo, wala pong masang Pilipino, wala pong aking ama, dati po Long Joseph Estrada, at wala rin po ang inyong lingkod na si Jinggoy Estrada na tumatayo dito sa harapan ninyo. Mga kababayan, kung napapansin ninyo, tatlo ho kami, Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, at inyong lingkod, ay may eksperyensya sa pamamalakad ng lokal na pamahalaan. Si Bongbong Marcos po ay nagsilbi bilang gobernador sa lalawigan ay Ilocos Norte, at si Inday Sara ay kasalukuy ang mayor ng Davao City, at inyong lingkod naman ay nanilbi ang mayor ng bayan ng San Juan. Kaya po lahat po kami may eksperyensya sa pamamalakad ng lokal na pamahalaan dito sa ating bansa. At kung sakasakaling mananalo po kami, lalo namin palalakasin ang lahat ng mga lokal na pamahalaan dito sa ating bansa. At kung napapansin nyo rin, si Bongbong Marcos, si Inday Sara Duterte at yung lingkod, pareho kami mga kapwa anak ng mga presidente. Kaya nagsama-sama, nagsanipwersa na ang mga Duterte loyalists, mga Marcos loyalists at mga ERAP loyalists para masiguro ang tagumpay ng tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. At isa pa, kaya po ako sumali rito, kung napapakinggan nyo ang ating magiging presidente si Bongbong Marcos, gusto niya na magkaisa na ang mamamayang Pilipino para sa pagkaulad ng ating bansa. Kaya naman, pag manalo ang tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, yung kulay red na yan, wala na yan. Yung kulay green, wala na yan. Yung kulay orange, wala na rin yan. Kulay blue, wala na rin yan. Ano ba? Kulay pink. Ano bang, meron pa ba ibang kulay? Adilaw! Ay, lalong wala na yun. Pero pag mananalo si Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, lahat ng mga kulay na nabanggit ko, magkakaisa na yan, magkakasama-sama na yan tungo sa pagunlad ng ating bansa. Baka maintriga na naman ako rito, ha? Alam niyo mga kaibigan, bago po ako pumunta rito, kagaling ko lang po sa tatay ko, tinatanong niya ako saan ako pupunta. Sabi ko, punta ako sa Quezon City. Ano raw meron? Sabi ko, mga kampanya ako. Tatakbo po ako sa senador. Ah, ganun ba? At pinabot niya sa inyo ang kanyang taos-pusong pagbati. Sapagkat nung tumakbo siya sa senador, Vice President, President, hindi po siya iniwan ng mga taga Quezon City. Sabi nga niya sa akin, lagi ko rin siyang ginagaya. Nung nag-artista daw siya, nag-artista din ako. Nung nag-mayor siya na San Juan, nag-mayor ako. Nag-senador siya, nag-senador din ako. Nung nakulong siya, nakulong din ako. Pero pa, nung natalo siya, natalo rin ako. Pero sisiguraduhin natin ngayon, lahat po kami dito sa ilalim ng Unity, mananalo po kami sa darating eleksyon. At kung sakasakaling mananalo po ako, ako na po magsisilbing timon doon sa Senado. Lahat po ng kinakailangan legislative agenda sa Senado nila Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, ako na mismo mauuna sa pag-file ng mga panukalang batas na kinakailangan ng Executive Department. Kaya mga kaibigan, kung sakasakali, alam ko naman iboboto nyo si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, siguradong-sigurado naman iboboto ninyo. Kaya huwag nyo rin kalimutan ng inyong lingkod, Jinggoy Estrada, number 27 sa balota. Maraming maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat.